Yo, what's up mga idol? It's me again, Arsenal of PH, and welcome back to our vlogs. At ngayon nga mga idol ay Sabado ng umaga, 9:21 na ng umaga mga idol. At kararating ko lang dito sa may Bawang. Yan, so ganito yung view dito sa Bawang kung saan ako nagbibitaw ng ibon. So kahapon mga idol ay galing din ako dito ng ganitong oras din, mga 9:30 or 10, ganun. At sininggaltos ko yung mga ibon natin. So preparation para sa last lap ng fundraise natin mga idol. At bukas nga mga idol ay ang release natin ay Arayat Pampanga, which is nasa 180 plus kilometers yung layo mula doon hanggang sa ating loop. At ngayon nga mga idol ay nandito yung mga ibon natin. Yan, so sad to say mga idol, yung isang off-color natin ay hindi na natin itutuloy sa derby kasi talagang sumingaw na yung katawan niya mga idol, gawa nga ng going light mga idol. So yung iba naman dito ay may bulutong, pero okay lang naman yung bulutong mga idol kasi 1 to 2 weeks naman ay kusa naman yan gumagaling. Yan, basta hindi nai-infect at nalilinisan syempre. So ito yung mga ibon natin, at yung apat na sinali natin sa fundraise mga idol ay lahat contender. Yan, so complete luck silang lahat mga idol, at lahat naman sila mga idol ay nasa top 50. Actually yung isa natin nasa top 10, tapos yung isa sunod-sunod na yan mga idol, 15 or 17, hindi ko sure, basta nandun mga idol. Pero alam naman natin sa clocking, pagka last lap ay nasa-shuffle yan mga idol kasi maraming hindi umuwi. So yun, bilang preparation natin mga idol ay nagtutos tayo dito sa Bawang, which is 23 kilometers yung layo mula sa ating loop. Yan, so ang diskarte ko kasi doon mga idol, parang doon sa ginawa ko din sa last na race natin sa NLRPA, yung ating pan-race naman. Yan, so ginagawan lang natin sila ng ano, o pinapakilala lang natin sa kanila yung paligid para alam nila yung breaking point nila. Kasi yung first drop natin mga idol ay taga San Fernando. Yan, so pag dumating na dito sa Bawang yung mga ibon natin mga idol, possible naman yan nagsasabay-sabay naman sila sama yung mga first drop sa San Fernando mga idol. Bawang pa lang ay dediretso na yan mga idol. Alam na nila kung saan sila dadaan na mas mabilis para makauwi. Pagka kasi wala silang breaking point mga idol, hindi nila alam kung saan sila uuwi, ay malamang susunod lang yan sa mga kasama nilang first drop. Yan, so may tendency na umikot pa sila doon pag naglanding yung first drop. Yan, so para matutunan nilang dumiretso mga idol at mag-break away, ay dapat may breaking point sila. So ganun yun mga idol, kasi ito naman fundraise pa lang, ang breaking point natin ay 23 kilometers pa lang naman. Kasi dapat pag nag-clock ang first lap mga idol, dapat 7 minutes ay mag-clock na rin yung ibon natin, 7 to 10 minutes. Yan, so ganun lang dapat kabilis. So dapat sanay yung ibon natin. So kahapon ay pinunta ko ulit sila dito. Last week ay dito ko rin sila tinotoso, kabisado nila itong lugar na to mga idol. O, hindi na naman tayo mawawalan dito unless madisgrasya yung mga ibon natin. So may, pero manlaban naman mangyari yun mga idol, kasi dagat naman yung daan nila, wala naman masyadong falcon. Pagka dyan sa may bundok, yun medyo delikado. So ito yung mga ibon natin mga idol. Yan, so pagpapahingain ko lang sila mga idol, oras na natin ay 9:25. Yan, so na, yung panahon dito mga idol ay makulimlim. Yan, walang ano, hindi makikita yung sikat ng araw mga idol. Yan, pero maliwanag naman, yun lang, medyo makulimlim. Yan, pero okay lang yan mga idol kasi bukas may chance na umulan, ganun. At sana yung mga ibon natin ay makauwi. Yan, so 11 pa yung ibon natin. So yung dalawa natin mga idol ay nawala sa midtos. Tapos yung isa ay hindi na natin itutuloy, gawa nga ng sumingaw, nag-going light. Yan, so yung isang off-color natin na natamaan din mga idol ng sakit ay okay naman na. Yan, so kahapon ay sininggaltos din natin siya dito. Yan, so hindi pang speedbird yon yung ating Taiwan. So sana sa pang middle ay kumana siya hanggang sa dulo. Yan, so yung contender nga pala natin mga idol ay yung apat. So yung dalawa doon mga idol, yung isa ay yung first natin na sa mga ibon natin, yung nasa top 10 mga idol, ay yung, kung naalala nyo yung napalcon dati mga idol na tinahi natin, yun yung top contender natin sa loop ngayon. Tapos yung sumusunod mga idol ay yung kapatid niya. Actually sabay-sabay naman silang dumadating. Yun lang, mas nauna lang pumapasok yung ano, yung may tahi, yung napalcon natin. So mabilis naman siya mga idol, at okay naman yung katawan nila. So malalaki, at sana nag-i-speed sila
sana sa derby mga idol ay ganun pa rin yung maging performance nila. Then so maganda yung performance nila mga idol. Tapos yung ating Black Velvet. Yan, okay naman yung ating Black Velvet mga idol. Medyo ano lang, nahuhuli lang ng ilang minuto. 2 to 3 minutes, ganun. Tapos yung ating isang Pakistani. Yung isang Pakistani natin hindi natin sinali sa pan race. Yan, so babawi yan sa derby mga idol kasi naka-entry siya ng Old Bird. Yan, so sad to say yung ating off color ay isa na lang yung ating naka-entry. Kawa nga nang hindi na natin itutuloy yung isa. So yan, update ko kayo bukas mga idol kung ano yung maging resulta ng ating last lap sa pan race, yung ating final result.